Papuri at parangal sa iyo, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo na ako ay maging facilitator ng iyong gawain sa pang-umaga. Nawa ang lahat ng anak mong inakay mo sa oras na ito ay makadama, makarinig, at tuwirang makatanggap na ikaw ay Diyos na buhay, nakikipagtipan sa aming lahat sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katawan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay binahagi mo't inalay upang kamtin ang iyong kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakila ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ako? Buhay po ba ang Diyos? Welcome po, kapatid na Feli. Isa pong alagad na sa Japan chapter po siya nagmula. Ano po? Kaya maligayang-maligaya po aming puso at nakapiling po namin kayo. At bago po ako tumungo sa ating talakayan, ano po, paglalahad ng kabutihan at kagandahang loob ng ating Diyos, nais ko munang tawagin ang dalawang may kaarawan. Uunahin ko po muna ang isang tagasunod na taga Valenzuela. Buhay po bang Diyos? Si Tita, Tita Tayuka. Happy birthday po sa inyo. Marami pong salamat, Ama, sa kaarawan kong ito. Nawa ang bigyan mo po ako ng sapat na lakas, tibay ng kalooban, at bigyan mo po ako ng mahabang buhay para makapaglingkod sa iyo ng tuluyan at makilala kita ng lubusan. Ama, ikaw ang mauna sa akin para maisawalat ko ang iyong kabutihan. Amen. Magandang tanghali po ngayong pahapon na to. Nagpapasalamat ako sa Ama at sa oras na to ay binigyan pa niya ako ng pagkakataon para ako ay para makilala ko siya ng lubusan bagamat ako ay may edad na. Salamat po, Ama, at binigyan mo po ako ng kalakasan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Walang makakahadlang kapag ginusto niya. Makasalanan ka man o mabuti, pinapapatak niya ang ulan, pinasisikat niya ang araw. Sino ang ako na isang ama at payakang pamumuhay? Kay buti niya, binigyan pa niya ako ng pagkakataon na kay palad ko sapagkat damandama ko siya na mapalad akong tao sapagkat nagsugo siya ng apat na hangin para akahain ako dito sa dambanang ito na banal na binigay kay Apo Kunching. Sa unang ang dalawang anghel na binigay niya sa akin, inakay ako dito sa dakong ito. At pagyapa ko pa lang po dito, sa dambanang ito, ay bagamat ako'y may karamdaman noon, 4 years na po akong may diabetic. At ako po nung maakay ako ng dalawang anghel na sinugo ng Diyos, ay pagkayapak ko lang po dito sa dambanang ito, ay sumigla na po ang aking katawan at nawala ang aking mga nararamdaman. Salamat sa Ama, kay buti niya, kay dakila niya. Makasalanan ka man o mabuti, pinagpapala ka niya. At nung matapos na ang mensahe ni Apo at nagpa-bless na po ako sa kanya, sa pamamagitan po ni Apo Kunching, tinuran ng banal na espiritu, anak, gusto mo bang bumalik? Ang sabi ko po, opo Apo, nagbata po ako ng 9 na araw dito. At nung umuwi na po ako sa Valenzuela,
sa kadahilanan yung dalawang sinugo na anghel ng Panginoon, ay hindi ako masamahan dito dahil meron po silang kadahilanan. At salamat sa Diyos, binigyan ako uli ng yung pangatlong anghel na binigay sa akin. Naginabayan ako papunta rito, paparito. At nung mga ilang araw na kami nagpupunta rito, nakita na silayan ng Ama na kami ay nahihirapan sa araw-araw. Binigyan muli ako ng pang-apat na anghel na sinugo niya muli ang isang pang-apat na anghel na binigyan ako ng tirahan na malapit dito. Sino nga ako para pagpalain ng Ama? Ako ay isang amak lamang at payakang pamumuhay. Naging para akong senyorita sa tahanang iyon at pagurungan ako. Ang sabi ko sa aking sarili, kay palad ko, pinagpapala ako ng Ama. Sino nga ba ako na isang payak na ako'y pagsilbihan? Dapat ako ang magsilbi sa kanila dahil ako ay nakikitira lamang. Pero kay buti ng Ama, kay dakila niya, para akong senyorita na pagurungan at pinaglalaba pa ako. Salamat sa Ama. Kay buti niya, hindi niya ako pinabayaan kailanman. Kaya po Ama, maraming salamat. Maraming salamat po Ama. At pupurihin kita at aawitan Ama. Salamat, salamat, Ama ko. Salamat sa pagpapala mo. Salamat, kaya po kunting salamat at nakilala ko siya. Salamat, salamat, Ama ko. Salamat sa pagpapala mo. Salamat, salamat, Ama ko. Salamat, salamat, Ama ko. Walang hanggang pasasalamat sa aking mga labi na mutawi. Salamat, salamat, Ama ko. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kaibigan ko. Salamat sa mga kaibigan ko. Salamat, salamat, Ama ko. Walang humpay na pasasalamat sa aking mga labi na mutawi. Salamat, salamat, Ama ko. Ama, salamat po. Maraming salamat. Purihin, purihin dakila ng ating Ama. Muli maligayang kaarawan sa iyo, mahal na kapatid ko. Sa kabuuan ng kapatirang Divine Mercy sa pamumuno ng ating mahal na Apo Kunching, binabati po namin kayo maging kay kapatid na Danny. Happy birthday po. Nawa ang may mga kaarawan kung paano niyo pong nadama ang kalooban ng ating Ama sa dahong ito na nagpadama po sa inyo, manatili po kayong manahan upang kamtin niyo po ang katagumpayan na inyong buhay. At tatawagin ko naman po si kapatid na Danny.
Magandang umaga po sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Purihin ang Ama at ako po ay muli ay nagdiriwang po ng aking kaarawan sa araw na ito. Marami po nagtatanong kung ilang taon na daw po ako. 24 po ako ngayong taon. Na ang dami pong bumabati through Facebook, through text, pero kahapon, ayan, ahiyak na po. Binati na po ako ng Ama. Ganito po yung nangyari po kahapon. Kahapon po after po ng mag-lunch o mag-lunch po ako sa amin, dahil po siguro sa pagod at puyat po nung nakaraang undas, dahil ako po ay nagnegosyo po ng bulaklak nung undas, medyo na mahinga po akong konti. Tapos po nagising po ako around 1:45 PM kahapon na bilang pagkatao po, sabi ko po sa sarili ko, bukas na lang ako dadalo sa gawain. Sa loob-loob po birthday ko naman bukas. Pero po, bakit po pinagayak ako ng Ama? Naramdaman ko po na kailangan makapunta po ako kahapon dito sa ating pong gawain. Na kahit na po ako ay late na, nagmemensahe na po ang ating mahal na Apong Konching kahapon, sinikap ko pa rin po na makatungo po dito sa ating pong gawain kahapon. Nandoon lang po ako sa labas, hindi na po ako pumasok sa loob. Habang nakikinig po ako ng mensahe ng ating ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apong Konching, at tapos po nung pumagpamigay na po ng candy ang ating pong minamahal na Apo, nasa labas lang po ako, naghihintay lang po ako nung candy babagsak ko sa akin at kukunin ko po yun. Dalawang candy po yung bumagsak po doon sa akin. Una po, XO. Yung pong caramel po yata yung flavor. Yung pong pangalawa, eto po, fresh, na kulay pula. Nung pong inikot ko pong ganon, nanggilid na po yung luha ko. Eto po yung nakalagay. Mother, ito ang nakalagay. Happy birthday. Ayun po. So kahapon pa po binati na po ako ng Ama. Kaya po nagpapasalamat po ako na love na love po ako ng Ama. Na yung po pala yung paraan. Mabubura. Mabubura. Tagal-tagal. Na yun po pala yung kaparaanan ng Ama, bakit po niya ako pinapunta dito kahapon. Para po ma-greet na po niya ako ng maaga. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Ama na ako po ay naging parte ng gawain po ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apong Konching. Na ito po yung first birthday ko na kapamilya po ako ng samahan po natin. Kaya po walang hanggang pasasalamat po ang ibinabalik ko sa Ama sa araw-araw po na meron man pong pagsubok, meron man pong mga pagdalisay, subalit po nararamdaman ko po na love na love po ako ng Ama. Kaya po gusto rin ko po siyang alayan ng kanta na sana po matagpos ko po yung kanta. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal, maging bukas
ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Ituruan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sa pagkatahanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya sa puso ko. Panginoon, ituro mo landas ng pagmamahal. Maging bukas ang palad sa pagtulong sa kapwa ko. Turuan mong sarili ko'y ialay para sa'yo. Turuan mong maglingkod sa'yo, hirap may danasin ko, sa pagkatahanging sa kapwa lang makikita pag-ibig mo. At sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko. Muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat anak. Muli, maligayang kaarawan sa iyo. At nagtitiwala kaming lubos na ang sinumang nakadako at nakasumpong sa dakong ito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ay tumitibay ang pundasyon, sapagkat ang dakong ititipan ng ating Diyos upang kamtin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. At ang huli pong magbabahagi ukol sa kanyang kaarawan, papurit pa sa salamat, wala ka kahapon, kapatid na Dory. Kala mo makakaligtas ka, ha? Ama, muli, napupurit, nagpapasalamat ako sa iyo sa umagang ito na pinaintulutan mo na ako'y tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang papurihan at pasalamatan ka. Wala man ako kahapon ama ko, subalit batid mo, ikaw ang laman ng puso't isipan ko kung nasaan man ako. Walang hanggang papurit pa sa salamat sa iyo o dakilang ama ko. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Mother. Papurit pa sa salamat sa Ama. Kahapon po ay kaarawan ko. Wala man po ako dito. Taon-taon po yun eh. Hindi po sa ayaw ko. Kasi po, madalas po kapag kaarawan ko, itimba po ako ng bakla. Subalit kahapon ko, kasama ko po yung pamilya ko, yung mga anak ko, tsaka yung kabiya ko. Sa kapahintulutan po ng Ama, yung oras ko, kakasama po kami. Kaya nagpupulit at papasalamat ako sa dakilang Ama. Napakadakila po ng Ama. Mula po nung madam at makilala ko siya, ito sa tuwi na ang namumutawi sa labi ko, kundi ang papurit pa sa salamat sa kanya. Salamat sa mga kapatid ko, sa mga alagad, kay Mother, sa mga kay Ami Bed, sa mga kapatid kong alagad na nagsisilbing tibay katatagan sa amin.
Salamat sa mga choir, ng mga kapatid ko. Higit sa lahat, sa mahal na Apo Kong Ching, sa inyo mga kapatid ko, mga pasyente, mga tagasunod na nagmamahal hindi lamang po sa akin, sa aming mga naglilingkod sa dakong ito. Ang samot dalangin ko po, nawa sa tuwing panalangin nyo kami na sa tuwing masatsara namin ang paglilingkod namin ito sa patnubay-kabay ng dakilang Ama. Samot dalangin ko sa Ama na sa tuwing pangunahan at pagharian niya ako. Puspusin ang kanyang banal na espiritu mula ulo hanggang talampakan upang sa tuwina ay madama ko ang pag-aalap, ang pagmimiti na makatugon sa bawat pag-atas at panawagan niya na makatalima ng ayon sa kanyang kalooban. Sapagkat kung hindi po sa kanya, sa patnubay-gabay niya, hindi po namin makakayanan ito kung magbibilang tao kami. Subalit papulit pa sa salamat sa Ama, patuloy-patuloy namin nadadama ang kanyang gabay, kanyang patnubay, ang kanyang pagmamahal. Siguro nga po kalooban ng Ama, bagamat kahapon po yung kaarawan ko, hindi po pwedeng papurihan at pasalamatan ko siya sa pamamagitan ng awit. Huwag po kayo manghihinawa sa mga tumatayo sa harapan nyo na nagbibigay ng awit. Ito po ay pagbabalik namin ng papurit pasasalamat sa Kanya. Bagamat di po mainaman tinig, subalit nawa sa dakilang Ama, kalugod-lugod sa Kanya ito, pagkat ang awit ko ay tunay na nagmumula sa aking puso.
nagpapasalamat sa iyo. Samot dalangin ko nga sa tuwi na ako'y patnubayan mo, sa tuwi na'y bigyan ng katatagan kalakasan upang sa anumang pinagdadaanan ay ganap na makalaban ng ayon sa iyong kalooban. Muli, papurit pa sa salamat sa iyo, dakilang ama ko. Salamat po, Mother. Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Yamang naibigay na po natin ang kaukulan sa may mga kaarawan, papurit, parangal sa ating Panginoon, pagbabalik ng pasasalamat sa panibagong araw at yugto ng kanilang buhay, ng kanilang kaarawan. At ngayon naman po, nais ko pong bigyan niyo ng tuon yung tema na ibibigay ko po sa inyo, sapagkat alam ko po na ang bawat kaukulang tema at pagbabahagi ng banal na espiritu, higit lalo sa katawan ating mahal na Apo Kunching at ang mga kaganapang karanasan ng ating mga kapatid na tumitindig sa harapan, ay magdudulot po ng lakas at tibay sa bawat isa. Maaari niyong maging huwaran, maaari niyo pong maging pansipi sa inyong mga kalooban, ang bawat nilang kapahayagan upang makatulong kung paanong makahulagpos sa pang-araw-araw na buhay. Amen po ba yon? Ang tema ko pong ibibigay sa inyo ay ang pagtalima at paghahandog ng sarili sa ating Panginoon. Alam ko pong napakahirap itong gawin kung bilang pagkatao. Ngunit walang imposible sa ating Panginoon kapag siya na ang kumilos at itinakda na niya na tapusin na niya ang gampanin mong pangmundo at kailangan maglingkod ka na sa Kanya. Kaya tayong lahat po ay may karapatan na paglingkuran ng Diyos. Ngunit yun ay naaayon kung paano mong ihahandog ang sarili mo at kung paano kang tatalima sa Kanya. At dito nagkakaroon ng problema yung lahat ng tao. Amen po ba yun? Lalo't higit na natatakot sila na kapag tinawagan ka ng Diyos at nasa Kanya ka, susun-susun, dapit-dapit ton sa gusugunsun ang problema, yung pagsubok na ibinibigay. Kaya isa po yan sa mga dahilan bakit yung iba na gusto maglingkod sa Diyos ayaw maglingkod. Amen po ba yun? Subalit, ang isang tatawagin ko po sa inyo, sabi nga ng ating Panginoon, sa tagal ng panahon na inakyat niya ang bundok at nasa tuktok siya, hindi siya nanahan sa tuktok, hindi pala masarap doon, kundi siya ibubaba at hindi siya napagod pagbaba dahil sumuko siya sa Diyos. Tatawagin ko po ang ating kapatid na Beth. Salamat, aming dakilang Ama. Galak ang puso ko habang pinagmamasdan ko ang mga kapatid ko, ang mga anak ko, ang mga anak mo na inakay mo na makarating sa banal na lugar na ito. Isang kaparaanan, aming dakilang Ama, upang ipadama mo ang iyong ganap na pagmamahal sa kanila. Sapagkat kung hindi sa kaparaanan mo, Ama, wala sila rito. Hindi katwira na sila ay inakay ng kanilang kaibigan. Hindi katwira na sila ay inakay ng kanilang kasambahay, kundi ito ay iyong kaparaanan upang ang bawat isa sa kanila ay iyong maakay. Bakit mo sila inakay, Ama? Sapagkat ito ang iyong kaparaanan upang ipadama mo sa bawat isa sa kanila na mahal mo sila. Kaya't anuman ang dinadala ng kanilang puso't kaisipan, maging ito man ay karamdaman, pagbigyan mo sila dakilang Ama na magkaroon ito ng kagalingan at maya-maya ay uuwi sila na puspos ng kagalakan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pasensya na po, hindi ko po talaga mapigilan ang aking sarili na bago ako tumayo sa harapan ninyo ay maihiling ko kayo sa Ama, maidulog ko kayo sa Ama. Sa munting kaparaanan, kung naramdaman niyo po ang aking pagdulog sa bawat isa sa inyo, ang pinali po ay sana'y umuwi kayo na may kagalakan sa inyong puso at kaisipan. Maya-maya po ay mararamdaman niyo po ito. Pag nakaramdam po kayo ng galak, bago po kayo umuwi, mamaya, isang patunay lang po na nadinig po ng Panginoon ang aking pagdulog para sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang tema pong ibinigay ng aming mother is pagtalima at paghahandog ng sarili sa ating Panginoon. Himay-himayin po natin yung dalawang salitang ito na medyo may kabigatan, sabi nga niya, kung hindi sa kaparaanan ng banal na espiritu, parang mahirap. Kasi yung salitang pagtalima, medyo malalim. Medyo malalim po yung kahulugan ng pagtalinga.
Pero sa simpleng lengguwahe, ang ibig pong sabihin ng pagtalima ay pagsunod. Pagsunod. Kaya tayo po bilang nakakilala sa ating Panginoon, lubos po natin siyang mararamdaman kung tayo po ay susunod sa kanyang mga yapak, kung tayo po ay tatalima sa kanyang mga kautusan. Kaya't pag naramdaman po natin na tayo po ay nakakatalima sa kalooban ng ating Panginoon, unti-unti po na maihahandog natin ang ating sarili. Ang hinihingi po ng Ama, actually hindi naman po hinihingi, kundi tayo mismo na nakakilala sa Kanya, magkaroon ng pagkukusa na makapaghandog tayo sa ating Panginoon. Bakit po ganun ang nangyayari? Maglimi po tayo. Sa ating pong pangkananiwang takbo ng ating buhay, Ama po ang laging naghahandog sa atin. Amen po ba? Pagmulat ng inyong mga mata, mararamdaman nyo na ang paghahandog ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano po yun? Hinahandogan po tayo ng buhay. Amen? Pag the moment po na huminga kayo, yan po ay isa sa mga palatandaan na hinahandogan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Sa 24 oras mula sa pagmulat ng ating mga mata, ang daming hinahandog sa atin ng Panginoon. Sabi nga po ni kapatid, siksik, liglig, umaapaw. Hindi po siya nagsasawa. Sabi po ng isang nagpahayag, kay masama kang anak, kay mabuti kang anak, ang Panginoon ay hindi namimili. Patuloy siya ng paghahandog sa atin. Pero ito po ang isang napakalaking katanungan na dapat nating itanong sa ating sarili. Ikaw, ako, ano naman ba ang naihandog ko sa Panginoon? Meron ba? Hindi ko po iyan kayang sagutin. Kayo po mismo sa inyong mga sarili ang makakasagot sa katanungang ito. May naihandog na ba ako sa Panginoon? Ang paghahandog po ay hindi naman yung pinansyal na bagay, material na bagay na maiaalay mo sa Kanya. Actually, hindi niya kailangan ng pinansyal na bagay. Hindi niya kailangan ng material na bagay. Bakit? Sapagkat ang ating pong Panginoon ay super, super yaman. Siya po ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ating ginagalawan. Ang lahat ay nasa Kanya na. Kaya hindi na po kailangan ng paghahandog ng mga material na bagay. Ano po ang hinihintay niya? Sabi po ni Mother, ang maihandog natin ang ating sarili. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa bawat sandali na nakaupo kayo dyan, alam niyo po ba, nalulugod ang Ama. Bakit? Sapagkat iyan po ay kaparaanan upang ihandog ninyo ang inyong sarili. Lalo't higit na malulugod ang Ama at isang ganap na paghahandog sa Kanya kung yung mga aral na ating natatanggap ay ating naisa sa buhay. Isang ganap na paghahandog ng ating sarili sa Kanya kung yung aral na ating naririnig ay ating naisa sa buhay. Sapagkat, ano ang saysay? Tama, naihahandog mo ang sarili mo sa Kanya physically sapagkat nandirito ka, nakaupo ka. Subalit ang mas mahalagang paghahandog, yung mga aral ng Panginoon na natanggap mo, nagagawa mo ba? So yan po yung mga katanungan na dapat nating tanungin ang ating sarili. Ako po, ihahayag ko po yung sarili ko bilang sarili kong pagkatao. Nadama ko po ang panawagan sa akin ng Panginoon. Actually, matagal ko nang nararamdaman eh, pero binabaliwala ko. Binabaliwala ko po yung panawagan sa akin ng Panginoon. Sabi nga po sa lingwahe ng tao, dinededma ko yung panawagan niya sa akin. Subalit dumating na po talaga yung takda. Year 2006, ganap ko po siyang naramdaman. Hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko, lalo na po ako nang makarating ako sa banal na lugar na ito. Naramdaman ko po ang panawagan niya sapagkat kahit po ako nagtatrabaho, wala na po akong konsentrasyon sa aking hanap buhay. Sapagkat ang lagi kong pinapakibalitaan kung saan nakahayo ang rebulto ni Divine Mercy at ng mahal na ina, at kung mabalitaan kong ito'y nasa isang lugar,
Tumatakas po ako sa aking trabaho. Wala na po kasi ako sa kondisyon eh. Ang gusto ko po ay makarating ako sa lugar kung saan siya nanduroon. Kaya nga po, yung lugar po ng Kalantipe, hindi ko po alam yan eh. Ang alam ko lang po, Kalantipay. Pero dahil po sa pagsunod ko sa kanya, nahanap ko po yung lugar na Kalantipe, na iyon pala ay bahagi ng Pampanga. Bakit ko po naalaman? Eh, kasi po yung dialect po eh, ang dialect po nila ay Kapampangan eh. Kaya po nalaman ko na iyon pala ay bahagi ng Pampanga. Hindi ko rin po alam yung lugar na Mapaniki. Never pong na-register sa mind ko na may lugar palang Mapaniki. At hindi ko rin po alam yung lugar na Bagong Baryo. Mga lugar po talagang hindi ko po alam. Subalit nang dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, alam niyo po ang ginagawa ko sa pananabi kong masundan siya kung saan man siya nanduroon. Aarkila po ako ng tricycle. Ang layo po pala ng Bagong Baryo. Ang layo din po pala ng Mapaniki. Ang Bagong Baryo po pala eh, puro sabana ang dadaan. Anam po? Ayun, Bagong... iba pa po yung Magumbali na yun. Narating ko din po yun. Magumbali, narating ko din po yun sa pagsunod ko sa kanya. Bakit po ako sumusunod? Sapagkat nararamdaman ko na po yung kanyang panawagan na parang sinasabi sa akin na, Elizabeth, sapat na yan, mga ginampanan mo sa mundo. Naiparanas ko na sa iyong lahat. Nabanggit na nga po ni Mother na lagi ko po itong nababanggit sa aking pagbabahagi upang maibahagi ko ang kabuuan ng buhay ko. Pwede po bang ulitin ko sa mga hindi pa po nakakarinig? Ganito po kasi kasimple yung buhay ko eh, kung paano ko po ilalarawan. Inilalarawan ko po ito sa tatlong bundok na aking inakyat. The three pyramids of my life, yan po ang tawag ko po sa istorya ng buhay ko. Yung unang pyramid, sa tulong niya, dahil mahal niya ako, naakyat ko po yung tuktok ng pyramid. Ano po yung first pyramid na yon? Yung pyramid ng aking pagiging ina. Naakyat ko po yung bundok. Bakit po? Sapagkat apat po yung supling na pinagkaloob niya sa akin. Sa tulong at awa niya, naitaguyod ko po silang lahat. Hindi pala ako nagtaguyod. Tinulungan pala niya akong maitaguyod ko silang lahat. Kahit na ako'y isang payak na guru lamang at ang aking kabiyak ng puso ay isang pulis, yung magpaaral ka ng sunod-sunod na apat na anak hanggang kolehiyo, kung hindi mo katuwang ang Panginoon, mahirap. Amen po ba? Pero, subalit, yung pong unang bundok na yon, successfully, I reached the top sapagkat napagtapos po namin yung apat naming anak. At hindi po natapos ang pagkalinga sa akin ng Diyos sa pagkatapos lamang sa kanila. Binigyan po sila ng magandang kapalaran pagkatapos po nilang mag-aral. Yung pong dalawa, nasa Canada. Yung panganay kong anak na mahal ko, na sana'y nanunood siya ngayon. Talagang bilang panganay, na malaki yung hirap ko sa kanya sapagkat pinanganak ko siyang ikapito. Kakaiba ang pagkapalaki sa kanya at bilang panganay, binuhos ko po talaga yung pagmamahal ko sa kanya. Nasa Taiwan po siya. Nagtrabaho po siya after graduation na in love po siya doon sa kanilang supervisor na isang Taiwanese. Yun po yung kanyang napangasawa, although binabawalan ko, pinangungunahan ko ang Diyos kasi hindi ko pa kilala ang Diyos noon. Sabi ko po sa kanya, anak, mag-isip-isip ka. Yun nga parehong Pilipino, hindi magkaunawaan. Eh, isa pang Pilipino at isang Taiwanese. Sabi kong ganun. Pinangungunahan ko kasi si God eh. Pero, pinahintulot ng Diyos na sila yung talagang magsama. Ang sabi kasi ng anak ko, tandang-tanda ko ang sinabi niya, Mami, hihinga ako ng sign kay God. After a week na ako'y makauwi sa Pilipinas at sinundan niya ako, yun ang palatandaan na talagang kaming dalawa. Alam niyo po, ang sinyalis na hiningi niya sa Panginoon, pinagkaloob sa kanya. After a week, sumunod yung Taiwanese at iyon na po yung naging badya upang sila ay magpakasal at magsama na sila sa bansang Taiwan. So almost magto 20 years na po siya doon. At iyon po, naku, magkakasamot-samot na po. Yun po yung kadahilanan kaya po ako nakarating dito. Sapagkat yung first anak po nila, nagkasakit po sa balat. Nabalot ng sugat yung balat ng apo ko. Siyempre mahal na mahal ko yung apo ko na yun.
katulad ng pagmamahal ko doon sa mami niya, kasi nga po, siyempre, malayo sa akin. Dapat maparamdam ko sa kanya ang pagmamahal. Alam niyo po, sabi po ng mahal na apo, nakita niya ako, sabi niya, kapatid, may lumbay ka. Nakita po niya yung lumbay. Paano po hindi ako malulumbay? Ang layo-layo nung anak ko, wala siyang madadaingan. Yung anak niya, balot ng sugat yung katawan. Akala nga po namin ni psoriasis o psoriasis. Hindi po pala, atopic dermatitis po pala. Ang sabi po ng mahal na apo, pauwiin ko siya rito at sa loob ng siyam na araw, pagagalingin. Bilang banal na espiritu na nagsalita, hindi po ako binigo ng Panginoon, hindi po kami nabigo. Sa ikatlong araw pa lamang na nandito yung apo ko at binanyusan, nakita ko na po yung paghilom ng kanyang mga sugat. Balik po ako sa bundok. So nandun po yung tatlo kong anak. Yung isa kong anak na kasama ko dito, hindi po ako nagmamayabang. Gusto ko lamang pong ipakilala sa inyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Na pagpala sumuko ka sa Kanya, Siya ang bahala sa'yo. Yung pong ikaapat kong anak na babae, bali pangalawa po yun, siya lang po yung nandirito sa Pilipinas. Pero kahit po nasa Pilipinas siya, at hindi katulad ng kanyang tatlong kapatid na nasa abroad, nagkaroon din po siya ng magandang kapalaran dito. Maganda rin po yung kanyang katatayuan sa buhay at napatunayan ko po talaga na buhay ang Diyos. Hindi po ba successful ako sa first pyramid ko? Hindi ko po ito maaakyat kung hindi po dahil sa Panginoon. Yun po yung unang bundok. Pangalawang bundok, yung bundok ng aking profesyon bilang guro. Ako po ay 22 years nagturo sa St. Mary's College of Baliwag. Subalit sa panahon ako'y nanduroon, dalawang taon lang po akong naging ordinary teacher. On my third year, naging mathematics coordinator po ako. After 2 years, naging academic coordinator ako. After 3 years, naging vice principal ako. After 1 year, naging principal ako. After 6 years, naging director for administration po ako ng St. Mary's College of Baliwag. Kaya yung iba po yung nagtataka, bet nakarating dito yung bruha na yan, ang tapang-tapang yan. Ang bruha-bruha niya nung nasa St. Mary's, ba't siya nandirito? Sa makatawid mga kapatid, successfully, speaking of my profession, naakyat ko din po yung pangalawang bundok. Hindi po sa kaparaanan ko, kundi sa kaparaanan ng ating Panginoon. Dati po, ang yabang ko, akala ko yung sarili kong kakayahan ang ginamit ko para marating ko yung tuktok ng pangalawang bundok. Hindi ko pa kasi kilala si God. Hindi ko alam na siya pala. Yung pangatlong bundok, mga kapatid, ano sa palagay ninyo? Naakyat ko kaya? Naakyat ko kaya? Naakyat ko kaya? Hindi po ako nakaakyat. Bakit po? Ibinaba po ako pababa. Sapagkat sa ibaba po pala ng bundok, nandun po si God. Hinihintay po niya ako. At sinabi po niya sa akin, Elizabeth, sapat na yan. Ako naman ang paglingkuran mo. Kaya po ako ay nandirito. Sapagkat may panawagan po siya, hindi ko na po matutulan. Meron po siyang matinding panawagan sa akin na maglingkod ako sa kanya at dito po ako naakay sa banal na lugar na ito. Kaya po pala, may reason siya kung bakit niya ako inakay. Ginamit lang po yan yung pagkatao ko. Sapagkat nang makarating po ako dito, marami siyang pinatrabaho sa akin. Gusto po niyang maging maayos yung gawain na katulad po ng ginaganap natin na merong chaplet, may joyful, may praising, may sharing, may mensahe. Minsan po may mga retreat pa kami, may mga recollection. Ako po yung ginagamit niya para po maisaayos ang lahat ng ito. At ang ginagamit ko po sa pag-isaayos, alam niyo po ba, yung mga natutunan ko nung ako po ay isa pang guro, isa pang principal, isang director, in-apply ko po dito para po magkaroon ng kaayusan. Alam niyo po yung pagdiriwang ng anibersaryo, kung sa mundo ko po iyon, sa mundong pantao, 6 months preparation po yun. Kasi napakalaki ng event. Ang daming tao, 1,000 po yung nagpupuntang tao dito. Sa dati ko pong buhay, pag may mga ganyang activities, eka nga po ng mga director, 6 months in the making para po maging successful yung activity. And dahil dito po, siya po yung nangunguna, alam nyo, mother, hindi ba 2 weeks? 2 weeks lang yung nag-meeting kami,
2 weeks before the anniversary. Pagkatapos po, yun na pong naganap na anibersaryo. Nasiyahan po ba kayo? Maayos po ba? Sinong nag-ayos? Hindi po kami. Ang nag-ayos po ay Panginoon, ginamit lamang ang aming katauhan. Kaya't napakabuti po ng ating Panginoon. At pangako po niya sa akin, nung isinuko ko po yung sarili ko sa kanya, para makatalima ako, sabi po niya sa akin, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, wala kang panghihinayangan sa anumang bagay na isinuko mo. Sapagkat ang mga anak mo ang gagawin kong mga anghel mo at higit ko silang pagpapalain. Buhay ang Diyos. Hindi po siya nagtalusira sa kanyang pangako sa akin. Ang mga anak ko ang ginagawa niyang anghel. Na ang mga anak ko may kusa. Hindi po ako katulad, hindi ko po tinataas yung sarili ko. Hindi po ako katulad ng ibang may mga anak sa abroad na puro pahingi, bilmoko, pahingi, padala. Hindi po. Batid po yan ng mga anak ko, hindi po ako nang hihingi sa kanila. Subalit ang Panginoon na gumagamit sa kanila, hinahaplos yung dibdib nila para sabihin sa kanila, "Hoy, padalan mo na ng pera yung mami mo. Palakpakan po natin yung ating Panginoon." Kaya, pag nagbukas po ako ng Facebook, nakalagay, "Ma'am, may pera ka pa ba?" Siyempre, alam nga naman sabihin kung wala. Dahil hindi nga po ako nang hihingi. Sasabihin po, mag-check ka sa Western Union. Ito yung number, yung claim number mo, i-claim mo yung padala ko. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya, kahit wala po akong trabaho, hindi po niya ako ginutom kailanman. Hindi po niya ako ginutom. Sapagkat yung pangako niya sa akin na gagawin niyang anghel ang mga anak ko, tinupad po niya. Hindi po siya nagtalo-sira. Kaya nandahil po dito, sa mga pinagkaloob sa akin ng Panginoon, sa pagtalima ko at pagsusuko ko ng aking sarili sa Kanya, yun po yung kaparaanan upang maihandog ko yung aking sarili. Kaya araw-araw po nakikita niyo kami dyan, di po ba? Nakita niyo po ba akong umabsent? Kahit po ano yung nararamdaman ko at talagang kahit na matindi ang pangangailangan para mawala ako, pinaglalabanan ko po yun. Sapagkat ayokong ma-absent sa pagtalima, sapagkat yun ang paraan ko para maihandog ko yung aking sarili sa ating Panginoon. Kay sarap po pala ng nararamdaman. Pag inihahandog mo yung sarili mo sa Panginoon, although may requirements siya, sa paghahandog mo ng sarili mo sa Panginoon, may requirements siya. Ano po ang requirement niya? Forget yourself. Kalimutan mo yung sarili mo. Ano man yung mga bagay na makakadistract para makapaglingkod ka sa Kanya, kalimutan mo. Forget yourself. Ano po yung pangalawang requirement niya? Carry your cross. Dalin mo yung cross mo at sumunod ka sa akin. Mga kapatid, nawa po yung binahagi ko sa inyo ay maging isang inspirasyon. Hindi lang pala yung mga bagay na nagaganap sa labas ng mundo ang magbibigay sa atin ng kagalakan. Higit ko pong naramdaman ang pagmamahal at pagkalinga ng Panginoon nang ialay ko ang aking sarili sa Kanya. Bagamat walang pera, masaya. Kahit walang pera, masaya. Sapagkat hindi naman ako ginugutom ng Diyos. Sabi ko nga, nung ako'y nagtatrabaho, 1 week before payday, wala nang laman yung pitaka ko. Eh, kung tutuusin po, maganda na rin po yung sweldo na ibinigay sa akin. Pero nung umalis po ako sa aking trabaho, nagkaroon ng sideline, pero ngayon din talaga totally 0-0 na po ako ngayon. Umaasa na lang po ako talaga sa biyaya ng Panginoon, pero hindi rin po nawawala ng laman ng pitaka ko. Kaya lang po, ulitin ko, wala po akong ipapautang sa inyo sapagkat ang binibigay sa akin ni God, sapat-sapat lang para sa akin. Kasi po, pag binigyan niya ako ng sobra eh, baka matukso ako sa ibang bagay eh. Meron po kaming kaprasong lugawan, ang katapat po eh, yung online bingo. Eh baka ako kung bibigyan ako ng sobra, baka po doon ako mapasok sa online bingo, maagaw po ako sa Panginoon. Kaya kung bigyan po ako ni God, talaga pong sapat-sapat lang sa pangangailangan ko. Magandang umaga po at maraming salamat. Purihin dakila ng ating Panginoon. Natatawa po ako. Ano po?
bawal umutang. Bahay po ba ang Diyos? Alam niyo po, nakakagalak. Kung sinundan niyo po yung paghimay-himay ni kapatid na Beth sa kanyang karanasan sa paghahandog at pagtalima sa ating Panginoon, ano ba yung nakamtan niya na hindi natin makakamtan? Amen po ba yon? Sapagkat ang ating Panginoon ay tunay na mapagmahal, anuman ang hinandog mo sa Kanya ng buong katapatan at sinuko mo sa Kanya, sisiguraduhin ko po sa inyo na ibabalik niyang higit pa kung ano yung binigay mo sa Kanya. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? At sabi nga ng ating Panginoon, mahirap po kasing sambitin eh. Minsan po kasi yung nakikinig, sige nga, subukan nga natin kung magaganap sa amin yung sinasabi nila. Huwag niyo pong subukan. Gawin po natin at sigurado magaganap po sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sa bawat araw po, walang makatatarok kung anong kayang gawin ng Diyos. Kundi tayo makatatanggap ayon kung paano tayong tumutupad sa kanyang kalooban. At ngayon naman po, upang higit po kayo ma-inspired, tatawagin ko po ang isang naming kapatid na matagal-tagal din po bago namin muli siya nakapiling. At isa po siya sa mga anghel namin bilang mga alagad sa kanyang pagtupad at pagtalima sa ating Panginoon. Kaagapay ko po siya sa pagtalima, sa paglilingkod, sa aming mga pagkain. Ano po, ngayon alam niyo na, unti-unti ko na po sinisiwala sa inyo yung mga anghel na walang pakpak na bumababa dito sa Dambana. Buhay mo ba ang Diyos? Tatawagin ko po ang aking kapatid na Feli. Papuri at pasasalamat sa iyo, Ama ko. Muli ko pong pinabigang gusto ang Dambanang ito. Sabi ko po, ayoko nang umiyak tuwing ako'y mag-share. Huwag po niyo akong paiyakin. Sapagkat galak na galak ang puso ko, muli ko pong ma-share ang buhay ko sa mga kapatid ko kung paano po ninyo ako hinila at inakay sa Dambanang ito. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Hindi po ako sanay mangusap dito o mag-share. Dati isa po akong singer. Hindi ako natatakot kumanta o lumaban sa amateur, pero ang pagbabahagi ng buhay ko ay kinatakutan ko. Sa dating buhay ko po yun. Subalit nung mga time na tinatawag na po ako ni Lord, hindi ko pinapansin yun eh. Nag-overstay po ako ng kaitagal sa Japan. Kahapon po nag-share din ako sa Dambana, sa Adoration, na yung katiting ng detalye po ng buhay ko ay naibahagi ko rin kahapon kung gaano kadakilang kumilos sa buhay ko ang ating Ama. Dahil ang Hesukristo daw ay humayo na ng 12 taong gulang siya bilang tagapangaral. Subalit ako, sa edad na 12 taon, humayo ako upang maglayag sa sanlibutan at ako'y nagkaligaw-ligaw. Subalit, nung mga time po na yon, batid ng Ama kung ano ang nasa puso ko upang itaguyod ang aking mga pamilya, tulungan ng mga kapwa ko na ngailangan ng tulong na ito po'y ginagawa ko kahit nabilog ako sa Japan noong araw. Kaya katotohanan po yung mapalad tayo sa di nakikitang bagay, subalit ating pinananaligan. Nung ako po'y ligaw, hindi ko po nalimi sa sarili ko yun eh. Bakit ako nakatayo pang ganito? Pero kung iisipin ko ang nangyari sa buhay ko, mag-isa ako nagbata sa bansang Japan. Sa edad na 12 anyos, ako'y nagbata po sa bansang Japan. Hindi ko na po siguro maibabahagi sa inyo yung isa-isa dahil abutin po tayo ng isang linggo. Ito po'y nakatalanan sa libro ng buhay ko. Na sana mabuo po ito at mabasa ninyo na talagang sa buong buhay ko, pinagsisihan ko lahat ng kasalanan ko, isinigaw ko kung sino ako noon at ngayon. Sapagkat ito po ang katotohanan, kung tunay na tayong nananalig sa Kanya at tunay na nagsisisi, wala na po tayong dapat ikatakot. Wala na po tayong dapat itago sa sarili natin. Sapagkat Siya ang mangangalaga sa atin, saan man tayo naroroon, narito man tayo naroon, Diyos na buhay ay kasama natin at kapiling natin sa pagtahak sa bawat pagsubok ng buhay na daratal sa buhay po natin. Kung paano ko isinuko ang buhay ko, isang napakarami pong pagdadali sa isa buhay ko eh, nang ako'y bilog eh.
kung paano siya napakahiwaga pong kumilos sa buhay ko na ngayon naiisip ko, Lord, bakit hindi ako nahuli? Nagkaroon po ako ng sariling negosyo sa Japan na wala akong puhunan, bilog ako, wala akong card, nakapamasukan ako sa ibang club nang wala akong card, na ipakikita, wala akong passport. Nahuli ako ng pulis, subalit hindi ako napiit. Hindi ko alam kung paano pansisinungaling ang ginawa ko noon. Yung pala, bakit ako inilagay ng ama sa Japan at pinakita niya kung paano siya kadakila sa buhay ko. May mission po pala akong gagampan sa bansang Japan. Na sa ngayon, sinasabi ko nga po na paunti-unti kaming nagsimula. Nung una po akong hinirang, hindi ako makarama. Pero maliit pa po akong bata. Mayroon po akong manggagamot na lola eh. Na inahangaan ko siya, sabi ko, galing naman nun, may magic na kapagpapagaling ng may sakit. Na kahapon eh, sabi nga po ni kapatid na Rick na nakalibro pala ang buhay ng lola ko, na nakapagpagamot ng mga may sakit nung araw, siya po ang naging inspirasyon ko. Sabi ko, Lord, gusto ko rin pong maging tulad ng aking lola, manggagamot po ako ng mga may sakit na hindi ako hingi ng bayad. Gusto ko yung pupuriin ako ng tao, yun pa po ang ano sa isip ko nun eh. Na siguro maraming taong hahanga sa akin pag nanggamot ako ng ganito. Pero ano ko po yun, maliit pa ako, nanaliksik na ako sa katotohanan. Sumasama po ako doon sa mga dinadaluyan ng Santo Niño, dinadaluyan ng Mahal na Birhen, umaakit kami sa bundok, sa May Laguna. Subalit, hindi ko po nadama, hindi ako nakadama na, Lord, nandito kayo. At sa dambanang ito, kung bakit po ako naparoon, ang ginamit po yung aking kapatid, na pangalawa na ngayon, hinirang na din na bilang isang alagad na si Vicky. Subalit, ang unang naging daan po namin dito ay yung kapatid namin si Beck, na siyang unang naging hinirang, na nagkaroon ng karamdaman na kung tawagin yung hindi mapagkakatulog, nagkaroon siya ng stress, na hindi mapagaling sa doktor, marami siyang bumabagabag, siguro yun na po ang pamamaraan ng Diyos para tawagin din siya. Pero hindi pa rin po siya nahirang bilang alagad doon. Na doon ko nakita na kung paano kumikilos ang Holy Spirit po sa lugar na to, ang nanay ko na pagaling nila na yung nagbabara ang puso doon, nagpapasalamat po ako. Gusto kong magpasalamat. Subalit paano? Kaya tinry ko po na mag-text kay Raquel. Subalit hindi ako marunong gano'ng mag-computer. Kaya ang kapatid ko, ang sinabihan ko na ipaabot kay Apo Kunching ang pasasalamat, bigyan mo ka ako ng kaunting ano. Subalit, katotohanan buhay ang Diyos, ayaw po niyang tanggapin yung pinabibigay kong pera doon sa kapatid ko dahil sa napagaling nanay ko, sabi ko, Lord, uuwi po ako, mananaliksik po ako ng katotohanan sapagkat gusto kong maglingkod sa inyo. At nung time na yon, ibibida ko po sa inyo, pwede po ba mahahaba ako? Ibibida ko po sa inyo noong time na nahayo na po ako sa Pilipinas, na sabi ko gusto ko makaharap si Apo Kunching. Hindi pa po kami nagharap noon. Subalit, pumasok po ako sa dambanang ito na siguro ginawan din ni Lord ng paraan na yung bang natikban ko po ang sleeping pills eh. Hindi ako makatulog, bagabag ang isip ko. Kaya sabi ko, pag hindi na ako umiinom noon, hindi na po ako makatulog eh. Nung unang hayo ko po dito eh. Kaya nagbabanyos ako na araw. Humingi po ako sa kanya ng sign, Lord. Sabi ko, gusto ko pong maglingkod sa inyo. Ipasilay po niyo sa akin, ipadama po ninyo sa akin na nananahang kayo sa dambanang ito. Bigyan po ninyo ako ng tatlong senyales. Ang una ko pong hiningi, ang pangalawang araw ng aking pagbabanyos ay malilate ako. Sana po, intayin po ako ni Mama Mary. Dahil siguro mga 11:30 na po yung tapos na ang banyusan eh. Dahil ang tricycle namin sinasakyan na flat, sabi ko mahuli ako sa banyusan. Talaga siguro pong niloob yun, pasilay po niyo sa akin, Ama, na hihintayin po ako ng magbabanyo sapagkat ayoko maputo lang siyam na araw. Then on time po na yon, mga siguro 11:30, dumating na po ako sa dambana. Ang nakita ko po si Mama Mary nakatayo doon sa may pintuan nila, naka-apron pa. Kapatid, sabi niya sa akin, tandang-tanda ko po yan eh. Kapatid, alam mo, tapos na ang banyusan, magbibihis ako, hindi ako makapagbihis-bihis dahil sabi ng mahal na ina, hintayin kita. Isang patotoo po yon. At ang pangalawang hiniling ko sa kanya, sa harap to, Ama,
Hindi ko po kilala si Mami Marisa noon eh. Si Bekbek lang po nagsasabi sa akin eh. Sabi niyang ganun sa akin, Ate, ando si Mami Mariska magpahaplos. Dahil dinadaluyan ng ano yun, ng Holy Spirit yun, na magaling siya manghaplos. Pumunta po ako doon eh. May numero po yun, may numero eh. Nung time na yun, no? Dinumero siya. Tapos sabi ko doon sa kapatid ko, Bek, asan si Mami Maris? Ay, wala siya dito. Baka nasa ano, nasa itaas nag-ano. Eh, paano ako makapag-haplos sa kanya? Kaya dumulog po ako sa Ama, Lord, gusto ko pong mag-haplos sa akin si Mama Maris. Ngayon, nakapila po ang tao dito, siguro mahigit 100. May numero din ako. Subalit may isang babaeng kumakaway sa akin. Ala si Bekbek sa tabi ko. Siya po, si Mama Maris, tinatawagan niya ako. Hindi ko po siya kilala. Subalit, anong tura niya sa akin? Kapatid, masdan mo ang numerong nasa dibdib mo, walang palakasan dito. Subalit, katotohanan, ang tinuturan ko na pinahatid sa akin ng Ama na ikaw ang gusto niyang maghaplos sa akin. Yun po ang tinuran niya sa akin noon. Na yung buong buhay ko, humahagulgul ako ng iyak kung bakit niya nalaman ng kung ano yung mga iniisip ko na patutuong ako'y buhay na nananahan sa dambanang ito. Dalawang kahilingan ay pinakita ko sa iyo. Ang ikatlong kahilingan, di ko man po nakamit ng madalian, subalit ito po ang hiniling ko sa kanya na ako'y hirangin ninyo bilang isang alagad sapagkat gusto kong maglingkod sa inyo. Naganap po ito, 2 taon, bumalik pa ako sa Japan. Bakit Lord, hindi mo ba ako hinihirang? Gusto ko pong maglingkod sa kanila. Nang ikalawang pagbalik ko sa Japan, sa dambanang ito, sa kotse, kasama ko po ang apong kotse, magsisimba kami. Kumakanta na po siya eh. Alam ko po pag nagbe-mensahe, kumakanta siya eh. Sabi ko, bakit ang nilalaman ng awit niya yung buhay ko? Sinasalaysay. Tapos nung bandang uli, sabi niya, ikaw ang alagad kong hinirang sa bansang Japan. Sabi ko, hindi ko narinig. Tapos sabi ni Apa, kapatid, hinirang ka na. Alagad ka na. Oh, hindi ko ka ako narinig yun. Hindi nga, alagad ka na, alagad ka na. Kaya noong 2008, March 26 po, nang kantahan ako ng Mahal na Apo. At bago ako bumalik ng Japan, March 31, 2008, napabilang na po ako sa mga alagad na hinirang na hindi man po ako ganap na ganap ngayon. Subalit inaangkin ko ang paghayo kong muli ito sa Pilipinas. Dito po ako ituturo sa akin ng Ama kung paano ibibigay sa akin ang mga pataba sa ubasan na ipinamahala sa akin sa bansang Japan. Sa ngayon, kakarampot pa lang ang aming inaanay, subalit sa kaparaanan niya, mayroon siya pong isang inihayo sa amin. Sa paghayo po ng Mahal na Apo Kunching sa Japan, may isa kaming nakilala na divine mercy din po siya. Survivor siya sa sakit na cancer. Na sa kasamampalad po, nakakalumbay. Namatay na po siya noong September 14. Subalit kahit na buhat-buhat niya, may supot na po kasi siya dito eh. Talagang ang cancer niya kumalat na hanggang sa utak. Subalit pinakita po niya sa amin kung paano kami niya tinanglawan, ginabayan, o pinakilala sa lahat ng tao doon na napakarami po namin nakilala na iba't ibang grupo man, ang CFC, ang ALEM. Kaya binabati ko rin po, magandang umaga sa mga kasama ko po sa Japan, ang aking kapatid na si Vicky, si Sally, kapatid na Lourdes, si Rizaline, si Virginia. Yan po ang mga ibinigay po sa akin ng Ama na may tagasunod at saka hinirang sila doon. At ibig po sabihin, mangilan-ngilan man po kami, talagang pinakita ng Ama sa akin kung paano niya ako matuturuan. Sapagkat wala po akong kaalam-alam na bumasa ng banal na aklat, di ang simbahan, ayaw kong puntahan nun eh. Nakakatamad naman, magkakasala lang ako eh. Pag nakita ko kasi po nun dati sa simbahan, yung nakashort ng gano'n eh, Ama namin sumasalangit ka, eh, gano'n naman suot nun, magkakasala lang po ako. Yun ang dahilan ko. Subalit hindi pala yun ang katotohanan. Nang wika ng Ama sa akin, anak, ipikit mo ang mata mo.
kapag nasa akin, kasi sino bang pinuntahan mo dito ang kapwa mo? Hindi. Pintasan ka man nila, kalugod-tugod ka sa akin, kung tunay na matapat kang nananawagan sa akin, huwag mong pansinin ang kapwa mo. Iyon po talagang itinanim niya sa puso ko na unti-unti kong nakamit ang umunawa ng mahirap unawain, magpatawad sa mga taong nanakit sa akin, na habang buhay, siguro, habang may buhay ako, tutulungan ko pa rin sila na mula po nung makilala ko pong ama, hinahandog ko po, minamahal kita ama, at inaaray ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Hindi ko na po kailangan ng mga material na bagay, pinansyal. Hindi naman po ako nagigipit sa buhay, pero hindi katulad nung dating marangya ako na lahat gusto ko, sabog ako sa pera. Ngayon hindi, talaga nasasabi kong totoo, sapat lang yung nasa akin. At ang mas mahalaga po sa akin, napapangalagaan ko yung mga ibinigay na kapatid ko ng ama na walang masilungan sa Japan, mga walang trabaho. Kaya sino po ang maniniwala na nag-iisa ako, bilog ako na itayo ko ang club ko. Ang mga tauhan ko nung araw ay puro bilog, puro TNT. Subalit di kami napasok ng immigration. At mas una pa silang nagkaroon ng visa sa akin nung time na yon. Na hanggang ngayon, 15 years na po, buhay ang Diyos talaga, na buhay ang sinatinuran niya sa aking anak. Tinuturan ko, ang negosyong bigay ko sa iyo, binibinyakan ko para iso ang pangalan nito. Sapagkat dito mo rin, dito ka magtatanim o itong magiging hardin ninyo. Dito mo rin makikita yung mga ligaw na damo na dapat bunutin. Ang umalis ay di marapat, ang marapat ay matitira sa loob ng aking hardin na turan. Yan po ang paabot niya sa akin. Kaya sa ngayon, kahit yung mga tauhan ko, alam ng ama yan, hindi ko sila napagsalitaan. Kahit yung sabihin mo, may stress na ako, na bakit naman ayaw maghanap buhay ng mga ito, ganun. Subalit, ngayon, inaasa ko po sa ama, ama, alam kong ito'y pagdali sa inyo sa akin, at alam ko po na hindi ninyo ko uubusan, sapagkat batid ko na marami pa po kayong iyahayo sa aking tahanan upang aking kalingain. Napakasarap pong mabuhay sa piling ng banal na espiritu. Kung madaramaran po natin lahat yung nadama ko, na isang bilang isang mayahambing kay Magdalena nung araw, makasalanan, subalit makatotohanan po palang pag ikaw ay tunay na nagsisi, nagsisi ka, itatapon mo ang lahat. At napakasarap matulog, pumikit at dumilat man, payapang kaisipan ay naroon sa'yo. Hindi ka matatakot, ay ang pera ko, ito na lang. Hindi ka matatakot, bukas, ano kayang kakainin ko? Ay Lord, bahala na po kayo. Pero bilang tao po, inaamin ko, may kahinaan pa rin ako sa parting yun. Na minsan natatakot ako, tinitingan ko yung laman ng bangko ko, ganito na lang, ganito. Alam po niya pati sa pagpapasweldo ng mga tauhan ko, magugulat na lang ako biglang. Ang kaunting pera ay lumalago eh. Hindi ko alam kung saan nagmumula yun eh. Na hindi naman ako nanghihingi dahil ako po yung tao na hindi ako marunong lumapit dahil sa dami din po ng tinulungan ko, siguro alam po ng Diyos yan na wala akong nilapitan dahil baka ako itanggihan, magkaroon lang ako, magtampo lang ako sa kanila. Kaya hindi ko nagawang lumapit maski sa kapatid ko. Kaya yung time na talagang sa kagipitan po natin, siya lang ang maaasahan natin sa buhay. At yung mga naganap sa buhay ko, yun po ang patotoo na buhay siyang kumilos sa akin, anak. Yan ang hiwaga na di nakikita ng tao kung paano ako kumikilos sa buhay ninyo. Katotohanan po yung tinuturan niya na yun. Sapagkat isa ako sa patotoong buhay na buhay siya sa ganap sa buhay ko sa Japan na walang mahahadlangan ang sa kanya ay sa kanya. Walang mahahadlangan kahit na ikaw ay ligaw na ligaw, pinasyal ka niya, pero uuwi pa rin po tayo sa sarili nating tahanan. Siya yun, naghihintay ang ating ama. Kaya nawa po, may maiwan akong aral na ang hiwaga ay di natin basta-basta makikita kundi tayo mananalig sa kanila. Hindi po dadatal yun eh. Ano mo na lang, madaram mo na lang sa buhay mo ay, bakit ako nakaraos? Saan kaya nanggaling yung mga perang ganito? Saan kaya nanggaling yung tulong na umabot sa akin? Kaya sabi ko nga nung dati, sinisigaw ko, Lord,
mahal na mahal po ninyo ako sa istorya ng buhay ko. Siguro po yung mga pinagdadaanan ng iba, katiting lang sa naganap sa buhay ko at sa himalang ibinigay niya sa akin. Kaya doon po ba, anong kaya kong ibalik sa kanya? Wala. Hindi po sapat ang salamat. Kaya ang turan ko sa kanya, may kakulangan man po ako, punan niyo ako. Kung anong kahinaan ko, sidlan po niyo ako ng lakas. Minamahal kita, Ama, at inaalay ko po ang aking sarili para sa iyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At muli, sa matagal-tagal pa po ako dito, na pinananabikan ko bakit ako nakapagsalita ng ganitong dire-diretso. Dati nanginginig po't umiiyak na ako dito eh. Pero sana po mayroon akong naiwang aral sa inyo na huwag po nating kalimutan na buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Maraming maraming salamat po sa inyo. Magandang umagang muli. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y hinirang mo na isang ligaw na anak mo. Ang tanging anay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa. Akong hinihiling. Salamat po, Lord. Buhay na buhay ka. Salamat po sa karapatang binigay niyo upang ako'y makapaglingkod sa inyo. Maraming salamat, mahal na kapatid na Feli. Salamat sa dakilang Ama, purihin siya. May isang apo kunchi na ginamit sa aming lahat, sa ating lahat. Kung kayo po ay matamal na kinig, bawat araw, marami kayong maiuwi. Higit lalo sa pamamagitan ating mahal na apo kunching na naghahasik ng mga aral ng ating Panginoon, sariwang-sariwa, araw-araw, upang atin pong isipi sa ating puso, sa ating kaisipan, na magiging daan nating kalakasan at pagtitibay habang tayo'y nakikipamayanan sa mundong pahiram. Nawa po, lahat na nagbahagi, salamat sa inyo. Nabigyan po kayo ng mas matibay na inspirasyon at sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, kaming lahat, kung inyo pong mamasdan, iba't iba ang kaparaanan kung paano kaming inakay at ang tahanang ito na tipanan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo ay tuwirang nagpakilala ang Diyos na kami kanyang mahal na mahal at walang makapagtatanong bakit. Sinagot na po kayo ng mga nagbahagi mula pa sa una at hatong sa huli. Kaya iyan ang dahilan bakit patuloy po kami naghahanap sa kalooban ng ating Ama. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Magsitayo po ang lahat.